Tapos, mga scrap-scrap lang ang gagamitin namin dito. Limang euro, kuya. Alin? Limang? Ahoy. Landed ko! Huh? Ayun, bread mo, tinapon ko na. Ayun na, oh. Kasi iniwan mo na. Magandang buhay mga farmer. Inihan na tilapia from Dindin. Ito pala po papayam, dapat may butas talaga siya sa maliit para pag sin ano mo namamatay eh, para pwedeng takpan. Okay naman, wala kasing hingahan dito eh, long oxygen eh. Eh nakita ko may butas na maliit dyan, may taas para nga naman yung hangin makapasok. Tapos may ano naman, may labasan naman sa atin. Siyempre kailangan ng fire, ng oxygen. So ayan mga anak, papatubig ulit tayo. Oh. Medyo malaki po ang hinahabol natin. Dahil alam nyo na, pangit ng tubig na naman, oh. Pangit yung pumapasok na tubig na nakukuha. Alam ko maglalagay tayo ng atog ulit. Importante lumalim ang tubig natin dahil matindi na po ang init, wala nang amihan, so dalawang buwan na malupit na init ang ating haharapin. Tapos maganda sana makakuha ng mga kangkong mga farmer para medyo may blanket ng konti. Kahit 1/3, 1/2 sana, o 1/3, sabihin mo na, covered by kangkong. Napakalaking bagay para sa mga isda. Hindi po iinit ang tubig, ano. The same time, may silungan sila. Pero, hindi yan ang ating topic ngayon dahil ang topic natin ay, kahit dalawa lang ang pumasok, tayo po ay may project yung sa manok. Ihaw tayong tilapia dahil sunod-sunod ng karne. Kahapon sinigang na spare ribs. Ayan, silipin natin yung ginagawa si Junjun kasi syempre siyang ano natin, siyang ating foreman dyan sa mga project eh. Si Papa Yama, si Junjun, silang dalawang nagkakaintindihan sa mga pinapagawa ko naman. Inaano ko lang kung anong gusto ko. Oh, ayun mga farmer, pero kinaganda, nagbunga pa ating papaya pang tinotinola. Pwede pa 'yan. Galing pala kami ng Cagayan de Oro. Yung mga ano doon, papaya may nakita ako, pinutol lang. Tapos nagano uli. Pero doon kasi sa Mindanao mga farmer, may ulan eh. Hindi kagaya dito. Talagang wala na. Wala na po. Ito kailangan ayusin. Iangat uli kasi tayo ay maglalagay ng manok dito. Ayoko naman tumalon yung manok. Tapos grabe ng init. Yan o, taklitak na. Pinapagawa ko yung darag kasi gusto ko nang ihiwalay. Dito na yung darag. May magkocontrol din ng damo pagkatag ulan. May magkocontrol ng damo dito. Kahapon galing ako dyan, Lana, hindi na naman nadagdagan yung itlog ng gansa. Ito yung ating project dito, mga farmer. Itong mahabang bakod na ito ay, oh ba, parang aso lang ah. Parang aso. Alam niya ang pangalan, paalala ko tuloy si Egot. Ito, dito papalagyan ko ng yun na nga yung sinasabi ko dati na may bubong. Tapos kung pwede kong ilipat dito yung brooder, pwede din sana. Kaya lang sabi ko sayang naman yung space doon. Kung gagawa pa tayo dito, doon na lang sa kabila uli, doon pa rin. Malaki-laki din naman to kasi tinambakan nga ito nung ano,
pinatambak ko dito. Tama nga si Rizal ng farmer, kasabay ng kasoy ang duhat. Ayan yung bulaklak. So may space pa dito. Ang gagawin natin, lalatag na rin kami ng net, may pintuan na lang para hindi naman pumakalabas yung mga ibon, ay ibon manok. Hindi pumakalabas yung mga manok. Kailangan natin ng ditong harang na net lang naman, mga farmer. Tapos may pintuan siguro para pwedeng pumasok, para hindi na makatawid doon yung ating mga manok. Sinusukat niya yung taas-taas na uli yung tubig. Habol natin yan. Tapos mga scrap lang ang gagamitin namin dito. Alin? Limang? Alanganin sa apat eh. Oo! Para at least po mayroon na tayong maparami pa natin yung ating mga manok, yung ating native chicken darag, mapuro natin na. So yun naman po kasi may future market yun. Pagka nag-member po kayo ng mga darag chicken for sale, pwede nyo pong i-search sa Facebook. Mabilis na lang ang bentahan. Actually, ang dami nga naghahanap. Kasi yan daw po ang pinakama... Yung iba, nag-hobby na din, libangan nga din. Yung iba naman, personal. Yung iba naman ay pang-benta din po. So, ayun. Mapapalabas natin yung mga purong darag chicken, eh maganda. At least, pwede tayo mag-post kahit pa paano. Balik, pakain lang. Diba? Maganda yung pakain na ilalabas mo. The same time, meron kang pangkatay-katay. Diba? Itlog-itlog, kung sakali. Eh, maganda. Tapos, kasi ang ginaganda pa niyan, mga ka-farmer, pag tayo ay nag-open ng kainan, ay ano, yung mga sigurado meron pong mga pagkain na matitira, no? Yung mga kanin especially, hindi yun may iwasan, may mga matitirang kanin. So meron pong magkukonsume, like the bibi and the chicken. So yung chicken naman, mga kanin, pwede mong sabihin mo kalahating timbang kanin, haluan mo ng kaunting crumble, di ba? Tapos yun na po ang ipapakain mo sa kanila. So at least nagiging manok uli. Bukas walang pasok sigurado. Siyempre. Ha? Oh, paano papasok? Sigurado, sabi nga ni Papa, magkasabado, wala na naman 'yan dahil siyang lot. No, Lunes na. Aro. Haba ng bakasyon. Parang gandang mga kalapati ni Rambo ah. Ilalaban na ba ito? Ayaw niya pang maglaban? Tikas oh. Dipin natin yung mga manok natin, mga farmer. Ayan. Manokis. Yung panahon ng mais ngayon. Oh, ayan mga farmer dito, sa mga gusto pong bumili ng mais. Nakakuha ko ng 22 pesos to. Ewan ko lang ha, yung nakaraan. 22 pesos, whole corn. Per kilo. So, ayan, pinadeliver ko na lang dito. Doon sa Lakmit ko nabili. Marami pa po na inaalok sa akin. Kaya lang iniisip ko din naman, kung baka makapag-open na rin kami.
baka naman masobra mga ka-farmer. So ayun. Ayun, tinibag na rin pala ni Junjun yung anuhan ng ano, solar. Okay yan, para magamit yung mga scrap na kahoy. Tapos para pong disyerto ngayon dito sa amin. Yun nga ang sabi ko, dahil lagasens ang mga ating mga dahon ng akasya mga ka-farmer. Tingnan nyo naman, pero kaunting tiis lang yan. Makita nyo naman yan after siguro 1 month. Green na green naman kami dito, talagang shaded yan. Ganun, ganun naman. Tapos yung ating ayan o, bogis, ang dami pong bulaklak. Yung mulberry tumubo. Ay, buti na lang mga farmer, naputol ni Nikki yan eh. Oh, yung mga manok nakawala, talagang ganyan, wala na sila, wild na yung mga yan. Ay, kumakain naman sila eh. Masyado nang mahal yung ano ha, yung feeds. Mahiya naman kayo. Yung baby pala, ilan bang baby ang meron dito? 1, 2, 3, 4, 5, 5 no? 6. Napalipat na natin yan dun sana. Ay, kumakain na naman ng itlog oh. Ay, hindi do kailangan talagang anuhin. Kailangan talaga nating i-pick upin kada hapon para ipa ano uli, ipa incubate, dahil mauubos to, kakakatay yan o, maraming darag, daming darag o, yan darag yan, malang puntok darag ha, ito 1, 2, 3, 4, 5 o, mga hen, mga farmer, 6, maganda ha. Maraming hen. Pero marami ang parawakan. Ayun oh, parawakan. May black chicken din na humang lumabas. Kaya lang crossbreed na 'yan. Oh, kumakain ng itlog. Magaling. Ayun oh. Ayun pa, darag din. Marami pa doon, darag. Pati mga rooster meron tayo. Ayun oh. Oh. Ayun. Ito cross na din 'yan. Katay ka. Para dito puro na lang itim ang makikita ninyong manok. Ay, mangingitlog yan pag gumaganyan. Farmer Wilson pala yan, shout out sa iyo. Mga mangingitlog na yata ito. Iba ang tatay niya, crossbreed yan. Alay nyo, maganda pa ang kalabasan. Disgrasya yung isa, yung rooster. Ay, okay lang para makross na. Parang hirap ka tayo nung ganyan. Fancy chicken. Marami init ah. Naalala ko dati nung pinatrim ko po yung anong yan na mga akasya. Ay grabe. Nagsisi ako pero hindi din after, dahil na Ulysses kami. Kung hindi triname, nako po, giba ang lahat. Guhukay sila. So bukas wala ang trabaho sigurado, dahil ano po mga farmer, tawag dito, piyesta rito. Kaya sigurado sa barrio may okasyon. Tapos sa Sabado sigurado lasing, hangover. So Lunes na. Kahoy. Marami pa bang mga scrap? Bagay kesa. Trashes. Oo. Hanggat kayang anuhin, sayang kasi. Daming ang basura eh no.
Ito wala nang pakinabang talaga yan, ano? Wala na. Yung ano, tubo. Puro kalawang. Daming ano ah. Ang bulaklak. Ano to, bulaklak ng kamatsili, no? Ayun pala eh. Bulaklak pala yung kamatsili, mga ka-farmer. Ayan. Ang daming paru-paro. Ang ilang ka natin? 12 years. Magulat na lang tayo, di ba? May bunga sa ilalim. Yan, tuloy-tuloy ang patubig. Kailangan nating mapalalim ang ating tubig. Dahil mababa o mas malakas ang tendency ng fish kill dahil mas mainit po ang tubig, ano? So at least meron silang anuhan na lamig-lamig. Ito yung dito sa ilalim po ng ating pigeon loft. Yan magiging ano din po yan, shade din po sa kanila yan. So at least nakakatulong din po yan na sa pag-init ng tubig. Nakintulong din yan. Uy! Ano kayo? Ang bihirang mga ibon to. Balik kayo dun. Trapping ang pinaka kailangan ating matutunan. Yung mga tilapia, oh, malaki. At yung mga hito. Oh. Lakas ng tubig, ah. Sarap ang ulam ngayon, mga ka-farmer. Tilapiyang matataba na malaki talaga. Ilan pang piraso yun? Pinapili ko kay Dindin yung pinakamalalaki eh. Tapos buro. Ah, pinasingaw ni Papayam ng konti oh. Oh, diba? Uy, nawala yung harang ah. Kasi namamatay. Ang bango. Ayan ang mga ka-farmer. Meron tayong bisita. May order po ng lechon from Bacolor. Ayan. Oh, may babatiin daw po sila. Hi! Kumusta kayong lahat? Nandito ka na kami ngayon kay ka-farmer at umorder kami ng lechon. Binabati ko lahat ang mga aking mga kapatid, nipag, katrabaho, at ang lahat ng mga aking boss sa Denata Catering. Okay. Maraming salamat. Kakarating kami dito. Ay, thank you po. Ah, hindi po kayo galing abroad? Galing po. Sa taga Daly City po. Ah, Daly City. Sila, Daly City. Daly City. Mister po, si Alan. Ako naman ay tiga, Cardona Rizal. Ayun. Tagalog. Marunong na po kayo magkapampangan. Ali. Kapampangan ang nangang pipa. Nakakaintindi lang na konti. Dito na po kayo nagkakilala o doon na? Doon po. Ah, doon na. At least. Yeah. Albert Bernardo is the name. Ayan. Farmer Cardona, Albert. Cardona Rizal. Batiin niyo po yung mga tropa. Binabati ko kayo lahat dyan sa mga tiga Cardona. Ngayon nagmamahal sa akin. Lalo na.
Ayun ang lalo-lalo na. Kami napakasaya. At lagi namin pinapanood itong bahay nito sa simula. Salamat po, salamat, salamat. Ang itong mga batang ito, ito si Not-Not. si Rowan, na favorito. Chichi. Si Chichi. Si Mama Bet. Kilala lahat. Si Papa. Si Papa. Yam. Papa Yam. Papa Yam. Ang magaling ng mga parpentero. Number one. Thank you po, thank you. Salamat din. Bye-bye. Bago tayo umikot, bago natin ikutan ang ating mga alaga dun sa taas, mga ka-farmer, at yung ginagawa ni na Junjun. Mayroon tayong kasamang Pachoy. O, nagkalat na naman ang tinapay. Kanina si Papa Yam na stress dahil may nanghingi ng mangga. Sabi ni Papa, sige, kumuha na kayo. Yun pala ay dala ay ilang crates at panungkit. Pangbenta pala ang hinihingi. Uubusin. Tawa ako ng tawa. Ganun ba ako? First time kong naka-encounter na humihingi ng pangtinda. Eh di ba kadalasan naman ni pangkain lang, di ba? So, sabi ni Papa Yam, huwag mo namang ano kasi marami pa ang bibigyan niyan. Marami po tayong bisita na ano na binibigyan din na pailan-ilan, di ba? Isang bungkus, pailang ano, ayun. Ay. Busy si Mama, naglilinis kahit may sakit, no? Oh. At ang dumi ng damit mo, Chi. Excited na ako. May nag-text sa akin, di ko alam kung sino. Nagtatanong kung nagbebenta na daw po ng darag. So, yun nga yung sinasabi ko. Tapos naka-member po ako ng chat ng darag chicken. Ang dami po doon na naghahanap din. So sabi ko maganda din yan na at least sideline lang, no? At least mairaos lang yung pakain natin. Malay nyo masagot pa ng darag chicken yung pakain sa mga manok at malay natin kalapate, di ba? So hinachuchay, di natin alam. O kaya gusto kong paramihin kasi dito malaki po ang grazing ground nila, hanggang dito yan. So yun lang ang problema, baka maglagay tayo ng harang dahil itong ating mababait na aso ay nangbuburaot. Sabagay, maliit lang po ang kanilang tinitira. So ayan ang isa po sa mga pagtutuunan din natin ng pansin, maparami dito. Pwede tayo magbenta ng trayo o apat na manok, isang lalaki. Kasi 1.5 na po ang bilihan ng rooster pa lang, ha. O ganun po ang ano, yung mga darag chicken. Kaya maganda, maganda pong ano, kahit babaan na lang natin, eh, di ba? Pwede naman babaan ng konti. So tryo ganyan, kung ilang kung ang bentahan ay let's say 3,000, pwede natin gawing 2.5. Di ba? So ayun po, malakas din kasi kumain. Pero yun nga, makakatipid tayo pagka tayo ay nag-ano ng kainan. So yung mga kanin-kanin, malaking bagay yun. Si Fisherman, ayan na naman. Kapo, nakahuli siya ng malaki. Malaki. Ang nahuli, mga ka-farmer. Ayan yung mga kalapati natin, oh. Masayang nagro-ronda. Ito, ayan na. Iwan na naman yung tinapay. Bukas walang trabaho, tayo po ay mag-adventure. Baka magbataan ulit tayo dahil si Bebe nagyayayang mamili ng dried fish. So magbabalangan na naman tayo, mga farmer. Siyempre, hindi naman nakakasawang puntahan ng Balanga, Bataan, dahil isa sa mga napakagandang palengke. Tapos baka magdinalupihan kami, tapos saglitin na rin namin ang Hermosa. Yung Hermosa hindi pa natin napupuntahan yan. Ayun, break mo, tinapong ko na, ayun na, oh. Kasi iniwan mo na. Madumi na. Tinapong ko na doon. Nasaan? Babalikan mo pa ba? Ayun. Oh, sayang na, oh, naman, tinapong na ni Papa doon, ayun, oh. Ayun, oh, pinakain ka sa fish. Kasi akala ko, ayun mo na. Lagay mo dyan sa mesa. Oh. Ano ba, ano ba? Mama, maiting mo na yung baking fish, eh. Ano na? Nananaili kayo
iba dead ha. Ang bibili na lang tayo. Saan? Doon. Saan? Doon. Okay. Papa, kanina umupo sila siya sa akin dito sa tabi ko. Kakain ng bread. Pinapanood namin ng kalapati, no? Ayan mga ka-farmer, ako pa pala yung magluluto ng chili paste at ayan, di na tayo makakakyat. Bukas na lang para medyo makita natin ang ano. Ay, bukas pala wala. Wala kasi tayong trabaho ng dalawang araw. Ayan, nadidilig ba ito? Nadidilig naman ni Papa Yam yan. Ah, okay. Ayan mga ka-farmer, tapos na tayo. Maikli lang ating vlog ngayon. Di bale, pagka nakumpleto na po ang mga boys, kasi ngayon si Nel may ginagawa yata sa kanyang bahay. Kasi medyo may problema po yata. So ayan, yung ipon niya dito, kinuha niya na rin para mapagawa niya yung kanyang bahay. Tapos si Jomar, nasa outing ngayon sa kanyang church. Si Rizal, may patay na lolo. Si Nikki ata, ganun din, may patay din. Plus yung piyesta pa. Oh, si Junjun, si Dexter. Oh, ayan po, kaya medyo ano tayo. Next week na siguro. Gawa natin ng magandang setup yun doon sa taas kung ano ang mga pwedeng gawin. Baka doon na magluto-luto kung ano man ang gagawin. So bahala na yan, para medyo magkakulay naman ng kaunti. Nabantay aking mga ibon di pa pumapasok. Ayan. Tapos ang pagsasabog ng palay ay sa ano pa daw? Baka ajis pa or 11. Tingnan natin ano. Kailangan may ano na rin po 'yun. Masusuyod pa bago magsabog. So ayan, maraming pong salamat. At market adventure ulit tayo. Sabi ko naman ngayong March talagang pupunin natin ang market adventure 'yan. Dahil maganda na po ang panahon. Mas marami na po tayong makikitang mga isda na magaganda. Fish hunting tayo siyempre. So ayun, tingnan natin kung saan tayo makakapunta. Dito lang, bataan lang. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Ay, maganda palang umikot mga ka-farmer uli doon sa Limay. Yun, masarap balikan. Limay, Bataan.